Grabe, ang ganda nito. Ang galing. Sobrang na-amaze ako. Good morning, everyone. It's a good day again to be alive in Bangkok. Especially today because today is my birthday. So, ang agenda natin today ay Ayutthaya. So, muna tayo ng Ayutthaya ngayon, and then pero before that, mag-breakfast muna tayo kasi ang meet-up naman sa Siam Paragon at 10 a.m. yun ang pick-up time. So, it's 8:45. Nagulat ako sa sarili ko. Hindi pala naka, hindi ko pala ito na-set sa Thailand time. Nagtingin ko, sabi ko po siya, 9:45. So, 8:45 pala. And, mag-breakfast muna tayo. Tapos, 3 stations lang naman from Victory Monument yung Siam. Tapos, 10 a.m. yung meetup time. Yun. So, whole day to. And, I think jam-packed yung itinerary. Wala akong maliit na bag ngayon. Ang saya. I'm wearing this six-pocket pants, and it's so comfy. Tapos, nalalagay ko lahat sa lahat ng bulsa yung mga kailangan ko. And, ayan, hindi naman siya mukhang baggy. So, medyo maraming tao today. Parang Monday. Ayan, so, I will see you guys in, later. Makain lang. Okay? So, nag-breakfast uli ako sa 7-Eleven. And this time, siniguro ko na binasa ko mabuti. Kasi baka makasyempo na naman ako ng manghang kagaya kahapon. Usually nakasulat naman spicy, ganyan. Wala naman nakasulat, nakalagay parang stir-fried basil minced something. But lo and behold, unang subo ko palang nagbabagan. So, tinignan ko yung packaging. Kasi wala naman nakasulat na spicy eh. Ayun, may picture ng 3 siling labuyo. So, umuusok na naman yung nguso ko. Will I ever learn? O mag-a-adjust na lang yung taste buds ko sa mga pagkain sa Thailand. Abangan sa mga susunod na kabanata. Okay, nandito na ako sa Siam Station. So, bumaba na ako. Mali pala. Kailangan ko pang dun pala yung exit 5. So, aakyat pa ako. Tapos, dun yung exit 5 sa kabilang side. Ayan, natingnan nyo. So, from there, lilipat sila dito sa kabila. Ang galing. Natutuwa ako. So, hahanapin natin ngayon ang exit 5. Kasi sabi sa clock dun daw. Exit 5. Sabi niya, akyat daw ako. Ayun, nakita ko na. Yun ang exit 5. Ayan o. Okay.
exit 5. Pag bumaba ng exit 5, kakaliwa daw. Sige, napin ko muna ha. Baka maligaw ako eh. Nakarating naman tayo dito sa Siam Paragon. Ngayon, we're just waiting dun sa ibang tourmates namin. And nakakatawa kasi parang apat agad yung Pinoy na kasabay. So, masaya. Sayahin yung mga tourmates namin. Hindi naman lahat yan, pero most of them. So, ayun. Ayun lang. Time now is 9:50. Sabi nung tour guide, pasok daw muna kami doon para susunduin na lang niya kami. 10 minutes na lang naman eh. Ayoko nang mag-entay. Ang nakakatuwa, alam nyo. Siyempre, dito nga kami mga Pinoy, no? Ay, nakakatuwa kapag sa mga Pinoy, no? Kapag nasa ibang bansa, hindi nag-a-apply yung ano, no? Yung Filipino time natin kapag nasa ibang bansa tayo. Kasi alam natin, ano eh, iiwanan talaga tayo ng mga ibang lahi kapag pinairal natin yung oras na gusto natin. Yun lang sa Pilipinas, nag-work yung Filipino time. So, ito, aalis na yata kami. Ay, hindi pa. Joke lang. So, yun, bus. Thank you. Bawal talaga yung mga ano, yung mga naka-short, yung mga kita yung mga shoulder, also yung mga naka-legging, bawal yan. So, be wary of your... Be wary of the dress code. O ayan, susundan daw namin siya. Mainit, sobrang init. Ayun, mainit, sobrang init. So, hindi ko alam kung paano tayo magsusurvive. May payong naman tayo, pero kung saglit lang naman, bakit pa tayo magpapayong? Ang init nga. So, ayan. Dito na tayo sa Bangpain Palace. Ayan, may nakalagay Bangpain Palace. And this is the entrance. It's open at from 8 to 4. Hindi ko alam kung bawal. Ay, bawal. Hello. So, I'm back. Actually, ako yung una nakatapos ng tour. Well, hindi naman talaga dapat ikutin lahat. Pero, nasa sayo naman kung gusto mo. Pero sa akin, pinuntahan ko lang yung mga key places. Also, if you're going here, you have to remember, bawal mag-video. So, you can only take pictures, no videos. So, pumasok ako, nag-video-video ako. Tapos, nung habang nung nakatayo kami dun sa may parang map, nag-video pa ako. Tapos, biglang nag-call out yung isa sa mga
staff na bawal daw. So sinabihan ako nung tour guide natin, so bawal nga mag-video. Eh hindi ko naman alam. Prior to that, papunta doon, hindi rin naman kami nasabihan. Pero ayun, just the same, bawal yun. Bawal nga mag-video. So picture lang. Thankfully, bumili ako ng digi cam. Actually, binili ko talaga yan kasi ang mahal ng film, sa totoo lang. Nung Taiwan and Hong Kong, Macau, naka-film pa ako eh. Pero sabi ko, susunod, parang hindi ko na kaya. Kasi parang, although yung camera is, ano lang naman siya, it's cheap, it's Kodak H35. Yung film, nasa parang 900 or 800. Hindi pa kasama dun yung pagpapascan. So parang another 400 pa yun. Every time. So every roll, 36 roll. Ang maganda lang dun kasi sa H35, half frame siya. So kung meron kang 36 roll of film, so 72 yung shots. Pero still, ang mahal. Kung katulad ko, palagi akong nagta-travel ball. Mahal-mahal siya. Hindi siya practical na hobby. Pero kung ito, itong DigiCam, ayan, unlimited yan, as long as may battery. So ayun, nahanap ko yung ano, kasi may pouch yan kanina, namuha ba ako, tapos tinanggal ko doon, tapos hindi ko na mahanap. Siguro nalaglag ko siya somewhere doon. So hindi ko alam, pero hindi ko naman intention na magkalat. Sinahanap ko sa lahat ng bulsa ko, wala eh. Tinanong nga ako nung tour guide namin, si Lita. Sabi niya, parang hinahanap mo, parang kanina ka pa nagkaano sa bulsa ko. Sabi ko, hinahanap ko kasi yung pouch nung camera ko, hindi ko mahanap. Sabi niya, gusto mo nang bumalik sa bus, tignan mo baka nandoon. Eh, bumalik na ako. Eh, wala talaga. So, ayun. Basta ayun, tanda yung bawal mag video, picture lang. Ayun, nag-IT uli ako. Na-addict na ako sa Tahiti. Pero nakakatuwa itong Tahiti. Kasi kahit Tahiti ako ng Tahiti, hindi ako nagtatay. Ayun. Ano pa ba? So, hindi ko na kung saan yung next stop namin. Pero ako pa lang. Parang tatlo pa lang yata kami nandito. Wait lang. Ayan. So, wala pa talaga ng tao. Tatlo pa lang. And, so yun. Nagsumbero na ako kasi hindi ko talaga kinaya yung init. Sobrang init. Bawal mag-video kaya dito lang ako sa bus na direct. Sobrang init. So pahinga muna ako. And kung pupunta kayo dito, magbaong kayo ng pamaras ng pawis or dala kayo ng extra damit. Also, be mindful of the dress ko. Laters. Stop natin ay lunch dito sa Central Ayutthaya. So ayan, susundan muna namin yung isa namin tour guide for ano, kasi bibigyan daw nila kami ng coupons. So ayan yung mga tour natin. So I think mall tong Central Ayutthaya. Ayan. So bibigyan daw nila kami ng coupon and then we can use those coupons dito sa mall. I think mall tong Central Ayutthaya. Okay, ang init talaga. Kasi paglabas mo ng bus, tunaw ka na. Ayan, so it's a mall. Thankfully, may aircon sa loob. Ayan. Ayusin ko muna yung buhok ko kasi mukhang
Tingnan ko nga. Boom. Sige, mag-aayos muna akong buhok. Okay, so lunch lang muna. This is what I got. This is 3 kinds of chicken. This is steamed chicken, fried chicken, and grilled chicken. Also rice and soup. Dito sa may food court ng Central Ayutthaya. Well, okay naman siya. Saka hindi masyado maraming tao. I wanted to get sticky rice kasi hindi pa rin ako nakakakain ng sticky rice hanggang ngayon. Pero sabi naman ni Lita, yung guide namin, meron daw dun sa night market na pupuntahan namin. Night market ng local market ng Ayutthaya. So, baka dun na lang. Also, hindi pa rin ako nakakapag-pad Thai. We'll see. Okay? Kain muna ako. It's 1:30, 2:30 kailangan na sa meetup place na kami. So, it's 2:48 and we have just arrived in, hold on, what's the name of this? Wat Yai Ayan, Wat Yai Chai Mong Phol. That is the name. Wat Yai Chai Mong Phol. Ayun, mainit pa rin. Pero at least dito may mga ano, may mga masisilungan after. Tapos may mga, ayan, may mga ingin siya. Mga stores. Something like this one, okay? Ayun siya, o ganda, o. Ayan. So, picturean ko lang. Picture lang ko yan. So, yeah. Thank you.
Okay. So para sa 358 subscribers, haakyatin ko na naman uli ito. Aakyat na naman ako. Hindi ko alam kung anong meron dun, pero sige, aakyat tayo. Kailangan unahan ko itong nasa unahan ko. Medyo unpleasant yung ano, experience ng armpits niya. Oh, good Lord. Ang taas. Ayan, no? Taas, diba? So dito yata yung nag-wish. So yeah, hello. Ayun, may so dahil nag-enjoy ako mag-picture-picture, naiwan ako. Ako na lang pala iniintay. Tapos iniintay ako ng isang guy namin. Ayan siya sa likod ko. Ah! Ako na lang pala iniintay. Wala yan pa rin naman yung dalawang nasa unahan. Pero gusto ko silang sabihin. Nayaan nyo na. Pag-uwi niya na ako, birthday ko naman today. Ako na lang iniintay nila. Ayun, nandiyan na silang lahat sa bus. O, diba? Nahuhuli ng umakyat ng bus. Nauuna pa bumaba. Only me. Oh, andito tayo sa Wat Chai Watanaram. Oh, tignan nyo guys, ang ganda. Oh, diba? Ang ganda, oh. Ang ganda. Parang pwede na ako mag-picture dito na tayong pumasok. Ganda, oh. Panalo. Diba, ang ganda nito. Ang galing. Sobrang na-amaze ako. Ang ganda. Sana mapuntahan nyo rin to at least once in your life. Ang ganda guys. Parang, ang tawag dito. Kung meron akong travel list sa Asia, ilalagay ko to sa top 10. Kasi ang ganda. Ang ganda. Oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo itong, kung kanina dun sa Wat Yai Chai Mongkun, buo yung mga Buddha dito. Ayan o, medyo putol na siya. So yung ruins, nakadagdag sa ganda niya. Although syempre tayo mga Pinay, may paniniwala tayo na kapag kapugot yung ulo, hindi maganda. Pero dito maganda o. Ayan o, ang ganda. Teka nga, pipicturean ko lang. Pasensya na kayo, gandang ganda talaga ako. Kaya puro yung nasasabi ko, ang gandang ganda. Oh, ayan o. Oh, ang ganda, oh. Panalo. Kita nyo naman, guys, oh. Tingnan nyo yung details na yan.
And ginawa yan, wala pang technology. Look at the details, oh. Oh. Oh, hanggang dun. Tapos kapag katinignan mo siya from afar o kaya bird's eye view, ang perfect. Tingnan nyo, di ba ang ganda? Oh. Like all the towers, oh, they're perfect. Diba, it's so ganda. Babalik na ako kasi baka ako na naman yung hintayin. So ngayon, mauna na ako this time. Ayan. Hi! So mauna na ako this time kasi baka ako na naman yung hihintayin. Ayan. Mauna na ako. Ayan. Ang galing, no? Kaya puntahan nyo to pagka pupunta kayo dito sa Thailand. Do not miss yung Ayutthaya tour. Kasi ang ganda. At saka ano, sana matapat din kayo dun kay sa tour guide namin na si Lita kasi sobrang dami niyang snippets ng history. So matututo talaga kayo sa amin. Marami siyang mga tidbits, historical facts na kinakwento habang nasa bus kami. And ang galing niya. So aside from yung aesthetic ng lugar, ma-amaze din kayo sa history. Ang galing. So ngayon, dahil nauna ako, upo muna ako somewhere. Pero sana kung may restroom, mas maganda. Ngayon, ayan, one last look. Ang ganda talaga. Oh. Ito namang camera na to. Ako lang sinusunda. Oh. Diba? Ayan na. So, babang tayo. Yan. Mauna na tayo sa bus this time kesa mauli na tayo. Tapos kanina pala sabi niya sa akin yung kailan nag-iintay. Sabi ko, I'm so sorry, am I the last one? Sabi niya, yes, but it's okay, it's your birthday. Kasi nabanggit ko eh nung nasa ano na kami, nung nandun kami sa bang pa in Summer Palace. Kasi ako unang bumalik. Tapos nagkwentuhan kami, ganyan. Sabi niya, why are you alone? Ganyan. Kasi nagkwentuhan lang kami. So, alam nila, mandate ko. Kaya yun. Dito muna ako. Ayan siya. So, ayan, after namin, dun sa last temple, nag-night market kami dito. Ayan, puro mga pagkain. Ayan. Ayan. Pero akong gusto ko talaga t-shirt, makabili ako ng t-shirt kasi yung ano, wow, chicken! Kasi itong damit ko parang mapipiga na sa sobrang pawis eh. Kaya gusto ko talaga. Sticky rice kasi hanggang ngayon hindi pa rin tayo nakakapag sticky rice. Ay, mango sticky rice pala. Walang sarap talaga ng chicken.
para makarating na yata ako sa dulo, pero wala naman ako makita ang gusto ko. Ayan, so pagpupunta kayo dito, dun sa last stop ng temple bago umuwi, may local market. And ayan, masarap naman yung mga tinda. Kaya lang, ang gusto ko lang talaga mango sticky rice. Sarap talaga ng chicken, parang nakakaan, parang gusto ko mo, pwedeng pakurot. Gusto mo makikurot ng chicken. Ano to? Oh, egg. Ano yun? Parang puro pagkain lang. Ayan o. Pagkain lang siya. Uy, yun o. Parang ano, parang spring rolls. Spring rolls. Oh, sashimi. Sushi sashimi. Ayun, parang may nakikita na akong t-shirt. Bibili akong t-shirt na pamalit. Ayun, t-shirt. Ayan, mga kasama ko yan sa tour. Ano yan? Mango sticky rice ba yan, te? Kiwi. Ito lang yung t-shirt eh, parang malungkot, pero pamalit lang naman talaga. Kaso, ang laki. Wow, parang ang liit ko. Tingnan ko nga to. Oh, it's so nice. Anong size nito? XL? XL ba ako? Grabe naman, baka naman. That would do. Wait lang ha, magkano 70? Ganap muna ako ng t-shirt ha. Kasi talagang gusto ko ng palitan itong damit ko eh. Wow, ganda. Gusto ko na talaga magpalit ng damit. Kasi mapipiga na talaga ito eh. Wait lang guys, mamaya na. Okay, y'all. Pagagaling ko lang sa... Sakit naman sa mata niya. Liwan. Nagbamassage ako ng paa kasi... Ano, sobrang need ko yun kapag ka mga ganito. And I would suggest na gawin nyo yun, lalo na kapag ka galing kayo sa mga tour, mga walking na that involved a lot of walking. So, pamassage kayo ng paa. So, nagpa-foot massage ako for an hour. Tapos, sabi nung massage therapist, "Sir, would you like to have like shoulder and neck massage?"
Eh, dun pa lang sa paa pa lang, antok na ako. Ngayon, sabi niya, would you like? Sabi ko, sige. So ngayon, antok na ako, makakatulog na ako na po. Pero dadaan lang muna ako saglit ng 7-Eleven. Pero bumalik muna ako dito sa, ano ko, ang dilim pala, sorry. Bumalik muna ako dito sa hotel kasi naiihi ako. Tapos pupunta ako ng 7-Eleven. Takong, ayan, kainan dito, malapit lang. Order lang ako ng parang toast yata yun. Tapos Thai tea uli, pero hot this time. Sana hindi mawala yung antok ko. Ayan, meron siyang ganyan. Pero ito talaga yung masarap eh. Oh my God, you guys. Ang sarap nito. Hindi ko alam kung ano to, pero ang sarap. Ito para siyang yema. Tapos ito. Ayan. Toast. Tapos ito yung, ano, yung Thai tea. Ang sarap. Ang sarap. Bili kayo.